Usapan naman natin ngayon ay yung paano mag-file sa Lazada ng claims. Ito yung mga orders na hindi na na-receive ni customer at kailangan siyang i-return kay seller. Kaya lang, hindi na-receive ni seller. Sa 45 days, pwede na natin itong ma-file sa claims and dispute para mabayaran sa atin ni Lazada yung amount ng product. Punta lang po tayo sa Lazada X Portal. Then, click Claims. Then, click Claims and Dispute. Dito po, ang gagawin natin is mag-file out lang tayo ng mga information. Dapat tama po ang ilalagay natin dito. Yung seller ID, control order, tsaka yung item ID. Dito, kailangan meron kang record ng mga for returns mo na hindi mo pa na-receive. So, pag may record ka, punta ka lang sa order, tapos sa all, hanapin mo dun yung nag-fail. Tapos, dito mapapansin nyo na shipping back siya. Pero pag check nyo yung sa may tracking niya, na-return na yung parcel, na-return siya sa seller. Pero sa actual, hindi pa talaga. So dito, kailangan may picture kayo nito kasi mamaya gagamitin natin yan. Input nyo lang yung seller ID tapos yung control number. Ito makikita nyo yung control number and yung order number. Yung ilalagay nyo sa may control number. Tapos item ID, kaya magkakamali sa item ID. Yan ang makikita nyo naman dyan yung item ID. Yung ilalagay nyo. Nakapag-add na kayo ng file. Yan. Dito, mag-add na lang kayo ng additional comment. Para lang ma-justify yung claims niya. After nun, pwede nang submit. So, ayan. I-review nyo na lang. Pag na-review nyo na yung mga na-fill out pa nyo, submit nyo lang. Click nyo lang yung submit. Tapos ito, 7 days yung ano niya, yung pag-check ng Lazada kung na-return na ba talaga sa data nila or babayaran na lang nila sa atin. Pag na-check nila na for
refund na lang siya. Usually naman binabayaran siya nila sa atin. Sinasama siya dun sa payout natin. So, antayin nyo na lang. Or minsan nagre-replace nila na i-return nila yung item.